gabi po sa ating lahat na mga minamahal na mga kapatid sa PBC. Tayo po ay magsisimula na sa ating pulong panalangin. Ngunit bago po natin simulan ay tayo po muna ay sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan, pinagmumulan ng lahat ng bagay, maging ang aming buhay, kami po ay nagpapasalamat, Panginoong Jesus, sa iyong dakilang kabaitan at pagmamahal sa amin. Ano pa at sa loob ng isang linggo, ay naranasan namin ang iyong may himalang pagkilos at pangangalaga, pag-iingat sa aming mga buhay. Marami pong salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ito. Gayun din po, dakilang Diyos, nais po naming ilapit sa inyo ang aming mga sarili, gayon din po ang mga kapatid ko sa pananampalataya sa kanikanilang mga tahanan sa gabing ito. Nanawa po, Panginoon, kami po, Panginoon, ay pag-isayin mo sa iyong gawain at kinikilala po namin sa mga sandaling ito ang iyo pong banal na presensya. Lumalapit po kami na may kababaang loob. Kinikilala po namin ang aming mga pagkukulang, mga nagagawang kamalian, at mga naisip na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon Diyos. Kami po nawa ay iyong hugasan at pakalinisin mula ulo ang aming paa. Sa gayon dakilang Diyos, kami po ay makakalapit na may kapanatagan sa iyong presensya at gayon din naman po, kayo po ay makakilos sa kalagitnaan po namin. Marami pong salamat. Tinatanggap po namin po, O Diyos, ang iyong bendisyon at ang iyong pong pagpapala po, Panginoon. Gayun din po, ihanda mo rin po ang mga gagamitin mo po sa gabing ito, Panginoon. Una sa lahat, ang tech, gayun din ang exalt, ang mga gagamitin mo po, Panginoon, sa Family Prayer of the Week. Pray for the nation, pray for the ministry, at gayon din po, O Diyos, ang gagamitin mo po sa gabing ito para po, Panginoon, sa iyong mga salita. Marami pong salamat, Panginoon Diyos. Ito po ang aming pong panalangin sa tanging pangalan ni Jesu Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. See a generation.
Gabi po muli sa inyong mga kapatid. At po ay magbibigay po sa inyo ng maikli pong exhortation. At ang ating pong pagkukunan ng ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po natin sa mga Hebreo. Alam ko po, ito po ay familiar na po sa inyo, ngunit ito po ay ating aaralin. Ito po ay matatagpuan sa mga Hebreo, Kabanata 10, versikulo 24 at 25. At kung meron po tayong mga Bible, iba-iba man po ang ating mga salin, tayo po ay makibukas, buksan po natin ang ating mga Biblia sa inyo pong mga inyong tahanan at akin pong babasahin po sa inyong kalagitnaan. Ito po ang pinagkakasabi po. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo ang modelo ng pagtitipon. Noong po ang Panginoong Jesucristo ay nagministeryo dito sa lupa sa loob ng 3 taon, ito ay kanyang ibinahagi, tinuro sa kanyang 12 alagad na kanyang pinili. Hanggang siya ay bumalik na sa Ama, ito ay naging kanilang traditional na pamantayan nila ang pagtitipon-tipon. Noong ang Panginoon ay bumalik na sa Ama at yung mga Galileans ay muling pinahayo ng anghel at sila ay bumalik sa gawain upang ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan ng gawain. At isa na nga po ito. Ito ay ginaganap nila sa upper room. Meron pong laming maigit 100 na mga
mananampalataya ang nagtitipon-tipon, kasama na po ang ina ni Jesus at ang mga babae. Ibig sabihin, halo-halo po sila doon, nagtitipon-tipon po sila, at ang hadikain nila to glorify God. Nagpupuri sila, nagtuturo ng aral ng salita ng Diyos, sila po ay masaya, masigla sa kanilang ginagawa sapagkat sila ay nagtitipon para kay Kristo. So, ang paksa ko po sa gabing ito ay pinamagatan kong meeting together in Christ. Pagtitipon-tipon na magkakasama kay Kristo. Kung titingnan natin mga kapatid, ang punto po ng mensahe po nito sa atin ay pagpapaalala sa atin ng Panginoon na noon po, sa panahon po ng mga alagad, hanggang sa magpatuloy sila, dumadami sila dahil sila ay nag-aaral, nagtitipon-tipon, sa iba-ibang mga sitwasyon ng kanila pong mga pinupuntang lugar, sa panahon po nila mga kapatid, wala man po silang pandemic, pero po sila ay nasa panahon ng persecution. Kahit po sila nasa panahon ng persecution, kahit saan silang lugar, madapo, madako, makarating, sila po ay hindi tumitigil sa pagtitipon-tipon dahil yun na po ang kalakasan nila. Maliit man silang bilang, hindi po sila nahihinto at hindi po sila natitigil. Anumang krisis ang kanilang kaharapin, patuloy po silang dumadami at patuloy silang tumitibay sa pananampalataya kay Kristo sapagkat habang sila ay nagtitipon-tipon, ang presensya ng Panginoon ay nasa kalagitnaan nila. Iba-iba ang kanilang suriranin, iba-iba ang kanilang problema, iba-iba ang kanilang karanasan, ngunit hindi po sila natitigil at napapahinto ng mga panganib, pangamba, alinlangan o takot dulot ng pag-uusig o pananakot sa kanila na sa sandali po na sila ay mahuli, maaari po silang ikulong dahil sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. Subalit mga kapatid, ano ang sekreto at sila ay tumatatag, tumitibay in spite and despite of suffering, persecution, struggles? Akala po natin ang mga mananampalataya doon ay wala po silang problema. Meron po, mabibigat ang kanilang kinakaharap noon. Pero bakit po sila nagpapatuloy? Sapagkat ang kanila pong modelo ng pagtitipon-tipon ay ang Panginoong Hesukristo. Ang pananampalataya po nila lalong kumikinang. Lalo silang tumitibay. Hindi sila humihinto at hindi sila napahihinto. Lalo silang nag-aapoy sa paglilingkod sa Diyos. Napakasimple po mga kapatid ng kanilang pagtitipon-tipon. Merong nagtuturo ng salita ng Diyos. May nagbabahagian. Ito yung sinasabing pagpapatotoo ng bawat isa. Meron naman pong nagpapasalamat. At habang sila ay ganun ang ginagawa nila, tumitibay sila sapagkat bawat isa sa kanila ay mahalaga sa pagtitipon. Kung titingnan po natin, ulitin po natin mga kapatid, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa. Ginigising po ba natin ang damdamin ng bawat isa? Kahit po tayo, iba-iba ang ating karanasan. Mayroon po tayong mga pinagdadaanan. Merong mabigat, meron naman magaan, merong lugmok, meron naman pong nakabangon na. Ngunit, ang gisingin, pukawin, ang damdamin ng isa't isa ay napakahalaga. Sapagkat po, ang pangako po rito sa 25 ay yung inihintay nilang pagbabalik ni Hesukristo. Hanggang ngayon,
tayo po ay inihintay po natin na sasabik po tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo na siyang modelo ng fellowship, na siyang modelo ng ating faith, na siyang modelo ng ating pong ginagawa sa Panginoon. Ano po ang bilin sa mga Kristiyanong Hudyo tungkol sa pagtitipon? Ang bilin po, mga kapatid, sa mga Kristiyanong Hudyo patungkol sa pagtitipon ay sabi po rito sa 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan sa halip. Ito po ang bilin ng mga Kristiyanong Hudyo sa panahon noong unang mga mananampalataya. Ang kanilang bilin sa isa't isa ay ito po, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Yun po ang bilin. Bilin ng Panginoon sa kanila, gawin yung utos na yun. At ibinilin din ng mga Kristiyanong Hudyo sa panahon ng mga alagad ng Panginoon Jesucristo at sa panahon ni Apostol Pablo na palakasin ang bawat isa. Palakasin ang ano ang dapat palakasin po natin, mga kapatid, ang loob ng bawat isa. Wala pong exempted po sa atin, mga kapatid, ang panghihina. Normal ito. Sa panahon man ng mga Hudyo, may nakaranas sila ng panlalamig, panghihina sa pananampalataya, at ang ilan sa kanila ay nagdadalawang isip kung kailangan pa nilang magpatuloy o huminto na, sapagkat mas matindi rin po sa kanila noon yung pag-uusig. Meron po silang severe persecution. Sa sandaling malaman ka lamang na ikaw ay isang tagasunod ni Kristo, ang katumbas po nitong parusa ay kamatayan. Tayo po, natatakot tayong mahawaan na nakamamatay na ng COVID. Noon po, ang kinakatakutan nila ay mga tao na handa silang lipulin, ubusin sa sandaling malaman lamang ng mga Romano na sila ay tagasunod ni Kristo, sila ay maaaring ikulong o hindi na sila makalabas ng buhay sa kulungan. Ngunit nakapagtataka, mga kapatid, bakit naabot po tayo ng kanilang pananampalataya? Hindi tumigil, hindi napatitigil, hindi huminto, hindi napahihinto. Bakit po? Ano kaya ang sekreto nila? Dahil ang pangako ng Diyos sa kanila, yon ang kanilang nagpapatibay sa kanilang pananampalataya. Anong pangako sa kanila ng Panginoon bago umalis ang Panginoong Jesucristo sa kanilang harapan? Babalik ako. Babalik ako. Kapag ang pangako ay pinanghawakan natin, yun ang fuel natin para magpatuloy. Tumitibay ba ang ating pananampalataya? Ang pananampalataya ay titibay kapag tayo ay dumaadaan sa mga pagsubok. Wala tayong pag-uusig sa ating panahon, may panggigipit. Ano yung panggigipit? Bunga po ng pandemya, hindi tayo pinalalabas. Bunga ng pandemya ay limitado ang ating paglabas. Bunga ng pandemya ay talagang kinakailangan ikubli mo ang iyong sarili. Pero para ito sa ating benepisyo, para ito sa ating ikakaligtas. Sa panahon nila, talagang sila ay masasabing mga Christian fugitive. Mga takas, samantalang wala silang ginagawang masama. Ang kanilang gawain lamang, to glorify God, to share the gospel with power, to share the gospel sa mga hindi pa mananampalataya at ipagpatuloy ang mission ni Kristo, at sila yung magpapatuloy na yon para malaganapan ang ebanghelyo ni Kristo sa iba-ibang lugar. Kahit nakakatakot, nangangamba ang ilan sa kanila, patago sila kung nangangaral, nagtuturo, patago sila. Ngunit mga kapatid, isang hamon para sa ating panahon. Sila, walang pandemya,
Pero meron din silang kinakabahan at kinatakutan ang kanilang pangamba. Sa sandaling sila'y mahuli, hindi na sila makakalabas ng buhay. So balit, anong hamon po sa kanila mga kapatid na maaari po nating gawing huwaran ang kanilang apoy, ang kanilang init sa Panginoon. Walang hadlang sa kanila upang hindi magpatuloy. Hindi sila natatakot sapagkat ang Panginoon ang kanilang modelo sa kanilang pagtitipon-tipon. Kaya ang mga Kristiyanong Hudyo, ang bilin sa kanila sa pagtitipon-tipon, encourage one another. Di po ba mga kapatid, pagka tayo ay nagpapalakasan, nagdadamayan, hindi lang kalakasan ang nakukuha natin sa isa't isa, nadarama natin na yung lapit, yung intimacy natin sa isa't isa, sapagkat si Kristo ang modelo ng ating intimacy. Ngayong merong tayong krisis, hindi tayo nakakalabas, ngunit hindi dahilan para hindi tayo magtitipon-tipon. Sa bawat ministeryo na inilagay sa atin ng Diyos, kung ikaw man ay sa kababaihan, maaring small group para sa kababaihan, maaari kayo magtipon-tipon para kay Kristo. Sa kalalakihan, maaaring magtipon-tipon para kay Kristo. Ikaw man ay kabataan, maaari kayong magtipon-tipon para kay Kristo. Ikaw man ay young marriage, maaari po kayong magtipon-tipon para kay Kristo. Ikaw man ay young professional, maaari po kayong magtipon-tipon para kay Kristo. Small groups, large group, anumang grupo, dalawa man kayo, tatlo, as long na ang presensya ng Diyos ay nasa inyong kalagitnaan, kayo po ay maaaring maging huwaran ng pagtitipon-tipon. Paalala po mga kapatid, sa gabing ito sa atin, ang pagtitipon-tipon ay isa nating traditional na kagawian at ito ang pinagmulan ng ating ito ang nagbibigay sa atin ng apoy para lalo tayong maging masigasig. Huwag po nating kalilimutan na ang pagtitipon-tipon ay napakahalaga. Lalong-lalo na ang pangako ng Panginoon sa atin, ang sabi niya po rito, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ang mga nangyayari po talaga ay mga palatandaan na po ito. Mas maganda po ang ating fellowship. Ang fellowship mo natin ay lalo po nating pahalagan ng higit sa lahat sapagkat ito lamang po ang magbibigay sa atin para lalo po tayong tumibay, tumibay at tumibay sa gawain ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dadako po tayo sa panalangin para sa ating minamahal na bansa. Samahan niyo po ako manalangin. Tayo po ay yumuko, pumikit at manalangin. Aming Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo dahil sa kabutihan mo sa amin at sa kalayaan na meron kami para ilapit sa inyo ang aming minamahal na bansa. Dalangin namin unang-una sa iyo ang aming mahal na presidente, si President Rodrigo Roa Duterte. We pray, Lord, na kayo ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan, kalusugan, at karunungan, Panginoon. Tulungan mo siya sa mga decision-making na ginagawa niya at patuloy mo siyang bigyan ng puso na may takot sa iyo, Panginoon. Dalayan ko rin po ang aming Vice President na si VP Lenny Robredo, Panginoon. We pray, Lord, na kayo ang patuloy na tumulong sa kanya sa mga adhikain niya na makakabuti sa aming bansa. Tulungan mo po siya patuloy na gawin ang mga mabubuting bagay na iniligay mo sa kanyang mga puso, sa kanyang puso, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, aming mga congressmen, senators, mga gumagawa ng batas. We pray, Lord, na kayo ang patuloy na tumulong sa kanila. Bigyan mo sila ng karunungan, sipag at tiyaga, Panginoon, na gawin ang mga batas na makatutulong sa kabuuan o sa lahat ng mamamayang Pilipino, Panginoon. We pray, Lord, na kayo ang patuloy na magbigay sa kanila ng takot sa inyo at talagang
makita nila, Panginoon, yung mga kalooban mo para sa aming bansa. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga judiciary, Panginoon, aming justice system sa Pilipinas. We pray, Lord, na patuloy mo silang tulungan sa bawat desisyon na binababa nila, sa bawat hatol na ginagawa nila. Sana, Panginoon, yung katarungan, yung pagkakapantay-pantay ang patuloy na umiral, Panginoon. At patuloy na maparusahan ang mga gumagawa ng masama sa aming bansa, Panginoon. Patuloy mong gabayan sila sa kanilang pang-araw-araw na pagganap sa kanilang mga tungkulin. Iligtas mo sila sa lahat ng kapahamakan, Panginoon. We pray, Lord, sa aming mga governor, mayor, barangay captain, Panginoon. Kayo ang patuloy na tumulong sa kanila sa pagpapatupad ng mga batas na ibinigay ng DOH, Panginoon. Kayo ang patuloy na magbigay ng karunungan sa kanila sa pagsasagawa ng mga batas na ito o mga protocol na ito, Panginoon. We pray, Lord, na ilayor mo sila sa anumang kapahamakan, lalo na po ilayor mo sila na mahawa ng sakit na umiiral, Panginoon. Dalayan ko rin po, Panginoon, aming mga doctors, aming mga pulis, sundalo na patuloy na nagbabantay at gumaganap sa kanilang mga tungkulin para makontrol ang disease na kumakalat o sakit na kumakalat. Dalangin namin, Lord, na proteksyonan mo sila, ilayo sa sakit, patuloy na bigyan ng katiyagaan, Panginoon. Iligtas mo rin po ang kanilang pamilya sa sakit na ito, Panginoon. Patuloy mo silang tulungan na masagawa ang mga tungkulin nila ng ligtas, Panginoon. Aking dalangin, Lord, ang kabuuan ng aming bansa, ang mga Pilipino na nagsisihanap ng kabuhayan, ang mga kababayan namin na nangangailangan ng pagkain. Lord, kayo po ang mag-supply sa kanila. Kayo rin po ang magpagaling sa mga tinamaan ng sakit, Panginoon. At patuloy mong tulungan kami na makabangon sa aming kinakaharap na pagsubok, Panginoon. Tulungan mo ang bawat Pilipino na magkaroon ng takot sa iyo, lakas ng loob, at patuloy na pagtitiwala. Nawa, sa mga panahon na ito, wala kaming ibang lapitan kundi ikaw, Panginoon Diyos. Dahil ikaw ang Diyos na may kakayahan na gumawa ng mga dakilang bagay para sa aming mga buhay, Panginoon. Sa namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Diyos, aming Ama, maraming salamat sa patuloy na kalayaan na binibigay mo sa amin upang makadulog sa iyo. At sa oras pong ito, Panginoon, ay inilalapit ko po sa iyo ang mga kahilingan. Una, nalalapit po namin sa iyo, Panginoon, ang Florida Bible Church, ang Katakte Bible, ang DBC, Katakte DBC, kakaroon, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na nilalapit po namin sa iyo na gamitin mo ang mga iglesyang ito upang lalo pang lumawak ang iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon. Tunay nga na gamitin mo po ang mga iglesia mo ito na itinayo mo upang maging takbuhan, Panginoon, ng mga nalilaw na landas. Gamitin mo po ang mga iglesia ito upang kapahingahan ng mga tao na may mabigat na dinadala sa kanilang buhay, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na pagpalain mo po ang mga iglesia ito, ang Florida Bible Church, ang DBC Kakarong, ang DBC Katakti, Panginoon. Ikaw po mag-provide ng lahat ng mga pangangailangan ito upang ang gawain na iyong tinatag, Panginoon, ay makapagpatuloy sa ministeryo, Panginoon. Aming Diyos, sinadalangin din po namin sa iyo ang mga church leader, Panginoon, ng tatlong iglesyang ito, ng Florida Bible Church, DBC Kakarong at DBC Katakti. Ang mga si Pastor Pastor Obet, Florida Bible Church, si Pastor sa DBC Katakte, at si Pastor Lenz para sa DBC Karong, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, nawa ang magpatuloy buhay at lakas ng katawan
upang noong magawa ang mga ministeryo o mga tungkulin nila sa araw-araw. Ikaw rin po nawa, Panginoon, na magbigay sa kanila ng magandang kalusugan at maglayo sa namang uri ng karamdaman. Tunay nga po, Panginoon, na mahirap maglingkod kung ang aming katawan lupang ito ay mayroon din naramdam. Kaya tinataas po namin sa iyo ang mga leader ng mga pastor na ito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa kanila, maglalayo sa kanila sa namang uri ng karamdaman. At ikaw rin po, Panginoon, na provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan pinansyal, Panginoon, upang makatugon sa pangangailangan nila sa araw-araw. Pangangailangan espiritual, Panginoon, upang patuloy silang makapaglingkod sa iyo na may katapatan, may pag-ibig, may kagalakan sa kanilang puso. Panginoon, tunay nga na patuloy mo silang pahiramin ng wisdom upang mapangunahan nila ng may kaisan at may katagumpayan, Panginoon, ang mga iglesia na pinagkatiwala mo sa kanila. Nadalangin din po namin sa iyo ang aming elder na si Elder Rafi De La Rosa at si Elder Rita Santiago, Panginoon. Tunay nga na ikaw rin po ang magpahiram sa kanila ng magandang kalusugan at magpahiram ng buhay upang sa patuloy silang makatuwang ng aming pastor sa Clarity Bible Church at sa mga daughter church, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw rin po ang magbigay sa kanila ng kagalingan kung sila man po, Panginoon, na may dinaramdam sa kanilang physical na katawan. Ipuhin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Panginoon, dinadalangin din po namin sa iyo ang mga church member. Tunay nga po, Panginoon, ang member ng Kakarong, ng Katakte at ng Plaridel Bible Church. Tunay nga na gamitin mo po kaming buhay na patotoo sa sanlibutang ito na pabasahin ng mga tao na naliligaw ng landas at mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Tulungan mo po, Panginoon, kami na ikaw ang mabigyan namin ng kapurihan at kaluwalhatian sa aming buhay at sa araw-araw, Panginoon, na aming lalakaran. Ikaw pong mabigyan namin, Panginoon, ng kaluwalhatian. Tulungan mo po kami na magkaroon kami ng katagumpayan sa aming mga kahinaan, Panginoon. Palitan mo po ng kalakasan na nagmumula sa iyo ang mga kahinaan namin upang sa aming pamumuhay sa mundong ito, Panginoon, ay makalakad kami ng naayon sa iyong kalooban. Nadalangin din po namin sa iyo, mga church member na nanlalamig, ikaw po nawa ang magbigay sa kanila ng kalakasan. Ikaw po ang magbalik sa kanila, magpaalala sa kanila ng unang nilang pag-ibig nang ikaw yung kanilang makilala. Ikaw rin po, Panginoon, ang gumamit ng mga tao na mga anak mo na magbibigay ng kalakasan sa kanila upang sila ay manumbalik sa paglilingkod sa iyo. Idinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang Richwell College, ang PBC Sunbeam. Tunay nga po, Panginoon, na maraming salamat sa eskwela ang itinatagong ito dahil ikaw po nawa ang patuloy na matuloy ito magpabigay ng maraming trabaho sa mga taong nangangailangan, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ang eskwelang ito, ang Richwell at ang Sunbeam, Panginoon, upang makatugon sa kanilang pangangailangan upang ito ay patuloy na makapag-operate at maibigay ang magandang quality, Panginoon, sa mga estudyante na nag-aaral sa kanila. Panginoon, nadalangin din namin sa iyo na patuloy mo itong gamitin ang Richwell at ang Sunbeam upang maging instrumento para marami pang kaluluwa ang makakilala sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na tinataas din namin sa iyo ang mga bawat empleyado sa mga eskwelang ito, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng katapatan sa kanilang puso upang makapaglingkod sila ng may kaisan, may katapatan. Kahit walang nakakakita sa kanila ng mga boss nila, Panginoon, naroon ang
puso na naglilingkod dahil ito, Panginoon, ang kanilang tungkulin. Bigyan mo po sila ng good quality sa kanilang ayon sa pagkatawag mo sa kanila, Panginoon, sa pagtupad nila ng tungkulin. Nadalangin din po namin sa iyo ang mga mag-aaral ng ritual at ng sandin. Ikaw po nawa ang patuloy na humipo sa buhay ng mga estudyanteng ito na magkaroon, magbigay sila ng pagpapahalaga sa edukasyon, pagpapahalaga sa sakripisyo ng kanilang mga magulang para sila makapag-aral, pagpapahalaga sa mga teacher nila, Panginoon, na patuloy na naghahanda ng kanilang lesson para maibigay sa kanila ang the best, Panginoon. Nadalangin din po namin sa iyo ang mga nasa top management. Ikaw po ang patuloy na tumulong sa kanila upang patuloy nilang mapangunahan na may kaayusan ang eskwela ng pinakatiwala mo. Nadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang Asian Evangelistic Ministry. Tunay nga po, Panginoon, na sa pangunguna ni Pastor Obet, ikaw po nawa ang magpala sa ministeryong ito, Panginoon, na nagpapadala ng mga misyonero sa iba't ibang lugar. Patuloy mo pong i-provide ang kanilang mga pangangailangan para matugunan ang pangangailangan kanilang mga misyonero, mga pastor, mga manggagawa, Panginoon. Tunay nga na nadalangin po namin sa iyo na ikaw po ang tumulong sa mga kapastoran ng AEF, lalo na kay Pastor Obet, upang ang gawang ito ay patuloy na lumago, lumaganap at malayo pa, Panginoon, na marating ng ebanghelyo o ng iyong mga salita. Gamitin mo pa, Panginoon, ang mga misyonerong itinalaga mo para humayo. Ikaw po ang maghanda sa kanila ng mga kaluluwa na handang makinig ng iyong mga salita at tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Panginoon, ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Inaangkin namin ang iyong katugunan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang gabi po sa atin lahat. Tayo po'y manalangin. Panalangin po natin ang dalawang family of the week. Sila Brother Junior Agapito and family at si Deacon Sanigo and family. Tayo po'y yumuko, pumikit at panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat, Panginoon, sa opportunity o privilege na aming ipanalangin ang dalawang family. Una, si Brother Junior Agapito and family. Aming dinadalangin na patuloy po siyang tulungan sa kanyang hanap buhay. Patuloy na pagpalain po siya, Panginoon. Patuloy na ingatan po siya, Panginoon. Ilayo sa karamdaman at sakit, at ganoon din po ang kanyang may bahay, buong family, Panginoon. Alam po namin sa nangyaring sa aming sitwasyon, Panginoon, laganap po ang nangyayari sa pandemya, Panginoon, pero kami nagtitiwala na patuloy mo silang ingatan, ilayo sa virus, Panginoon. Amin tinatalangin ang kanyang anak, Panginoon, na nag-aaral. Bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan, katiyagaan. Higit sa lahat, ang nangyari po na naway nagkaroon po ng distant learning, tuloy mo siyang pagbigyan ng wisdom and knowledge para ito'y patuloy na matapos po ang school year 2021, Panginoon. Amin dinadalangin din po si Deacon Sunny sa patuloy mong pag-iingat. Kami nagtitiwala na gagabayan po siya sa lahat ng kanyang ginagawa, Panginoon. Isa lahat ang kanilang anak buhay, kanyang negosyo. Patuloy mong palago nito, padamihin pa kanyang mga
mga customer, Panginoon, at ganun din po sa kanyang may bahay, sa pagtulong, katuwang, sa mga gawain pang bahay, Panginoon, kanyang mga anak, Panginoon, at kanyang apo, Panginoon, aming dinadalangin na kalusugan, pangatawan, ang gawad mo sa kanila at ilayo din po sa karamdaman at sakit, Panginoon. Patuloy kami nagtitiwala, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng sigla, pag-asa sa amin na sa kanyang buong family ay tutulungan po sila, Panginoon. Ang dalawang family, kami nagtitiwala na patuloy mong tutugunin ang aming dalangin to para sa kanila sa lalo't madaling panahon. Itong aming samo dalangin, in Jesus' name we pray. Amen and amen. At tayo po ay dadako na po sa ating pangwakas na panalangin. O Diyos, aming Ama, salamat po sa paalala mo po sa amin na huwag po namin kalilitan ang pagtitipon-tipon. Maaari po kaming magtipon-tipon kung saan po kami komportable, kung saan po kami naroon. Maaaring sa bahay, maaaring sa opisina. Maaari po, Panginoon, sa kung saan nais mo kaming katagpuin para magtipon-tipon. Hindi handlang, hindi sa gabal, ang anumang pong sitwasyon upang hindi po kami maaari nyo pong ipunin sapagkat kayo ay may magagawa. Malawak ang inyong kaparaanan at malawak din ang inyong pamamaraan.
Salamat po, Panginoon, sa mga paalalang ito sa amin na ang fellowship ang inagpapatibay sapagkat kayo ang pinagmulan. Kayo ang modelo at kayo ang aming tinutularan. Purihin ka, dakilang Diyos. Salamat po sa mga nakiisa sa gawain mo po, Panginoon. Sila ipagpalain niyo po sa gabing ito. Sa mga naging bahagi, Panginoon, ng iyong gawain, ang tech, ang gayon din po, ang mga naging bahagi sa panalangin, Panginoon, dakilang Diyos, sa mga tahanan, at gayon din po, Panginoon, sa mga nanalangin, sa ministeryo mo, Panginoon. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Tunay po, Panginoon Diyos, kayo ay patuloy na nangingibabaw at tumutulong po sa gawain ng online ministry po, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurian, karangalan, kalwalatian. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoon Jesucristo ang naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay ng walang hanggan tipan. Naway sumainyo ang pagpapala ng Panginoong Kristo. Amen and amen.